Ivan, mananatiling bukas ang Estrella-Pantaleon Bridge hanggang sa susunod na Biyernes o January 19. Nauna kasing inanunsyo na January 12 o bukas ay isasara itong tulay. Isang linggo na lang, tuloy na ang reconstruction ng Estrella-Pantaleon Bridge na nagdudugtong sa Mandaluyong City at Rockwell sa Makati. Layon daw nitong i-expand ang tulay para magkaroon ng 4 lanes mula sa kasalukuyan nitong 2 lanes. Isinara na sa noong Setyembre na nakaraang taon ang tulay para sa nasabing reconstruction. Pero wala pang 2 araw ay binuksan itong muli. Ayon sa liham ng DPWH sa MMDA, sinuspindi muna nito ang pagsasara ng tulay dahil na rin sa sentimiento ng maraming motorista at business district na posibleng maapektuhan lalo na't paparating na noon ang holiday season. Nasa 100,000 motorista kasi ang dumadaan dito sa tulay araw-araw. Nauna nang sinabi ng DPWH na 2021 inaasahang makukumpleto ang proyekto. Ivan, ngayon, kaugnay nga niyan ay makakasama natin ang MMDA spokesperson, si Assistant Secretary Celine Pialago. Ma'am, good morning po at welcome sa Unang Balita. Ma'am, linawin lang po natin, bakit po ba nagkaroon ng kaunting confusion o pag-change ng dates? Well, yung una ho kasi ay January 12, then na-move po siya ng January 19. Pero ito ho ay desisyon ng DPWH together with MMDA. But again, ma'am, may meeting po mamayang umaga, so open pa po ito for further changes. Ang priority ho ng MMDA dito, we have to clear the roads, lalo na ho yung mga alternatibong ruta. Kasi ma'am, isasara to. Isasara to for 30 months para ho maging 4 lanes. So mamaya ho sa meeting malalaman natin kung ano ho yung magiging alternate route at kung tuloy na po ba yung January 19. Pero just last night ho sa press release ng DPWH, January 19 po. Ma'am, sabi niyo nga po, no, posible pa siyang mag-change. Tapos sa una, kanina nabanggit na natin na na-suspend siya nung last year dahil nga may public clamor. And yung public clamor na yun, as we know, hindi naman nawawala. Ano po ba yung posible pang makapag-change ng parang dates kung kailan isasara? At posible ba itong, yun nga, ma-address po yung public clamor dito sa pagsasara ng tulay? Yes, ma'am. If you're asking kung may posibilidad na namang mag-cancel, depende sa demand ng publiko, no? Mamaya sa meeting ng alas 12 ng tanghali, malalaman ho natin. Sana ho hindi na, no? Dahil ho kapag naipaliwanag ho sa atin kung ano yung magiging epekto, hindi ho natin alam kung ano yung magiging desisyon ng DPWH. Pero sa ngayon ho, ang desisyon ho nila ay ituloy. Mag-full blast ho on January 19. Okay. Ma'am, ano po ba yung magiging, kung sakali po na matutuloy na, ano po yung magiging epekto nito sa traffic situation sa mga kapaligid na areas? Well, ma'am, sobrang mamamaximize this time yung Makati-Mandaluyong Bridge at saka ho yung Guadalupe Bridge. Alam niyo naman, ma'am, pang nagsara ito, at least more than 50,000 yung dumadaan na sasakyan ho dito daily, and knowing na this is a business district. Pero yung long-term naman ho na improvement ang tingnan natin dito from 2-lane, magiging 4 lanes po yan. So, mas luluwag ho. We're expecting to complete the project by 2021. Ma'am, panghuli na lang po, ano yung magiging alternate na daanan po ng mga dumadaan talaga dito sa tulay na ito araw-araw? Ma'am, yan po yung i-discuss natin later. Kasi ma'am, yung mga alternatibong ruta rin ho, dikit dito sa Rockwell, ay hindi rin ho ganun kalalaki. No? Kaya ho, ang challenge ho sa amin, talagang dapat zero obstruction para ho sa mga magiging alternatibong ruta. We will announce it later, ma'am, para ho sa kaalaman ng publiko. Okay, aantabayanan po natin, yes, yung further announcements na lang, ma'am. Maraming salamat po, Assistant Secretary Celine Pialago ng MMDA. Yan muna ang latest mula dito sa Estrella-Pantaleon Bridge. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.